Sige, Rizal. Tara, G. Alas 5 na nga ng umaga na makaalis kami ng party ko sa bahay. Hindi pa man nakakalayo ay nakaramdam na kami ng gutom kaya kumain muna kami sa isang fast food. Alas 6 na ng umaga na nakarating kami sa Ortigas kung saan malapit ang aking pinapasukang opisina. Mag-aalas 7 nang nakarating kami sa Antipolo at damang-dama muna agad ng saliwa at malamig na hangin. Sobrang sarap talaga magmotor. Habang bumabiyahe nga ay sobrang nag-i-enjoy kami sa maberling daanan na amin nasisilayan. Sinag ni haring araw na walang katulad at simbolo ng panibagong umaga at pag-asa. Sa daan papunta sa Pililla ay may nakasabay tayo na grupo ng riders na mukhang papunta rin sa ating destinasyon. At natawa pa nga ako sa akin na itawag sa kanila eh. Mga retrong tao, ayun o. Ang cute o. Ewan ko ba kung bakit retrong tao ang naitawag ko sa kanila. Pero sobrang solid talaga ng Vespa para sa akin. Ang dami palang kurbang daan dito, kaya alalay lang din ako sa pagmamaneho para ligtas kaming makapunta at makauwi. Dito sa daan na ito, hindi ko naiwasan ang bugso ng aking damdamin, kaya sobrang tuwa at galak ang aking nararamdaman. At napasigaw na lang kami talaga ng partner ko. Woo! Ang ganda ng Pilipinas! Ito nyo naman yung ganda ng lugar na nakikita namin. Sa mga gantong lugar mo lang talaga masasabi na walang katumbas ang saya ng pagmumotor, no? Nadaan na nga kami sa Teresa Rizal at masasabi kong napakaganda talaga ng daan dito. Sariwa at malamig na hangin ang sasalubong sa'yo. Hindi naman sa kalayuan ay natanaw na namin ang arko ng Morong. At sobrang natuwa kami dahil nabasa namin na sobrang halaga ng edukasyon para sa kanila. Well, dapat naman talaga dahil yun ang kayamanan na hindi kailanman mauuwi sa atin. Ilang minuto pa nga ang lumipas at nakita na namin ang arko ng Pililla Rizal. Palatandaan na palapit na kami ng palapit sa aming destinasyon at makikita na namin ang lugar na isa sa mga gusto naming puntahan. Sa aming libang, hindi na namin napansin na malapit na pala kami sa mga wind turbines ng Pililla Rizal. Kaya huminto muna kami sa isang view deck kung saan tanaw na ang mga windmills at mas lalo kami na-excite na makita ito ng malapitan. May isang lugar nga pala kami nilikuan papanik sa pinakamalapit na wind turbine. Medyo matagtag ang daan pero hindi ito naging sagabal para mas makalapit kami sa wind turbine. At medyo natawa lang ako dahil bigla akong may narinig na kakaibang tunog sa aking likuran. Wow! Naging pusa bigla yung partner ko dahil sa ganda ng lugar eh. Buwaba kami ng partner ko para magpicture at mas ma-enjoy yung ganda ng wind turbine. Grabe, alaki pala talaga ng wind turbines. Sobrang sarap tumambay dito. Magandang tanawin, sabay mo pa yung malakas, malamig at preskong hangin. Pero hindi na kami nakalapit dahil private property at may guard na nakabantay. Habang nagpapalipas ng oras, ay hinayaan ko muna ang partner ko na magpicture at i-enjoy yung tanawin dahil first time nga lang din naming makakita ng wind turbine sa malapitan. Malapit sa mga wind turbines ay may nakita kaming souvenir shop na tinitinda ng mga nakatira dito. Ito na yung hanap buhay nila at malaking tulong kung tayo ay bibili ng kahit ilang piraso sa kanilang paninda. Dahil kolektor nga din kami ng partner ko ng mga souvenir sa aming mga napupuntahan, bumili kami ng ilang piraso at kitang-kita ang tuwa sa mga mata nila ate. Akala namin, yun na yung pinakamagandang spot doon. Pero sinabi sa amin ng ibang rider na may mas magandang spot pa sa lugar ng Pililla. Kaya naisip naming sundan sila para makita yung lugar na tinutukoy nila. Maraming salamat sa inyo mga kuya! At binaybay na nga namin yung daan papunta sa isang magandang spot na sinabi sa amin. Medyo mabilis sila magpatakbo, kaya naiwanan din kami. Hindi din kasi namin ugali ni partner ko na magpatakbo ng sobrang bilis kahit open space dahil mas pinapractice ko yung pagiging defensive driver at mas priority ko ang kaligtasan ng partner ko. At nakarating na nga kami ng partner ko sa sinasabi nilang magandang spot. Ito pala yung Santis Farm, isang private property at lugar na pwede niyong pagpahingahan habang tinitignan ang magandang view ng Pililla at ang mga windmills. Nakakatuwa talaga na makita yung mahal mo na nag-i-enjoy sa mga lugar na pinagdadalhan mo sa kanya. Dati kasi, pangarap ko lang ang malibot ang Pilipinas gamit ang aking motor. Pero ngayon,
pangarap na naming dalawa ng partner ko. Ang sarap talaga sa pakiramdam pag suportado ka sa libangan mo ng partner mo. Mapapasana, all ka na lang talaga. Meron nga din palang kapihan dito sa loob ng Santis Farm, ang Cafe Gray. May mga muffins at chocolate din silang tinitinda. Sa sobrang ganda nga ng lugar, ay naisipan namin gumawa ng isang eksena na parang pangpelikula ang dating, pero may twist. Dahil nga umira lang kakulitan ko, inaya ko si partner ko, at ayun, sinakyan naman niya ako. Sa mga sandaling yan, isa lang ang nasa isip ko, na ang mga video ito ay papanoorin namin ng sabay hanggang sa pagtanda.